Kayo pa po ba ni... Ask lang po. Yan. Hey, what's up, Nicolettes? It's me again, Nicole Begunyan. I'm back in a new video. And for today's video, isasagutin ko po yung mga tanong nyo sa akin nung time na nag-story ako dun sa Instagram tsaka sa Facebook na... Ang sinabi ko doon is, gagawa ko ng Q&A challenge part 2 kasi ang dami kong nababasa kahit sa TikTok or sa Facebook or may mga nagme-message sa akin kung paano napunta dito sa France. Tapos sobrang daming mga tanong na hindi ko maisa-isa na sagot. Kaya naisipan kong mag-story ng ganon para dito ko na lahat sasagutin. And sobrang daming nag-question doon and pinili ko lang yung mga importante, yung mga maayos na questions, pinili ko lang yon and sasagutin ko na yon ngayon and hindi ko na papatagalin yung intro ko kasi baka masyadong maging mahaba tong video kasi sobrang daming nagtatanong as in. Kaya sasagutin ko po lahat and ayun, let's get started. First question. Hindi ko na lang ibibilangin yung mga question, basta, ayun. Galing kay Miss Shaira, basta, I think, dito ko na lang ilalagay yung mga questions nyo, ganun. And, ayun, ano pong trabaho ng mom nyo? Yung trabaho po ni mama is sa Home for the Aged, ano siya? Yung mga lolo at lola na parang inano na ng mga anak kasi hindi nila kayang alagaan. Tapos sinend nila dun sa... Basta Home for the Aged. Dun siya nagtatrabaho. And next, hindi siya question. Sabi ni Miss Shaira, underscore, sabi niya, hindi po ito question pero stay safe po kayo ng family niyo dyan sa France. Thank you and stay safe din sa inyo, ng fam mo, and ng... sa'yo. Ingat ka palagi. Next question. Parang hindi siya question. Sabi ni Murillo Glaysaan. Sabi niya, school vlogs. Sa ngayon po, hindi po ako makakapag-vlog sa school kasi new student pa lang ako dito and hindi ko alam yung mga rules dito. Paunti-unti, malalaman ko rin. Pero, mag-antay na lang kayo kung kailan ako mag-i-school vlog. Basta antay-antay lang. Kasi ngayon, medyo mahirap pa. Lalo na hindi pa ako masyado nakakapag-speak ng French. Tsaka, pero nakakaintindi na ako. Pero, slowly lang. Dapat slowly, ganyan. Slowly yung pagsalita sa akin. Kasi nakakaintindi ako. Pero kapag mabilis yung pagsalita, hindi ko masyado maintindihan. Next questions galing kay Emil.emily.tumblr. Basta yan, lalagay ko lang. Tapos sabi niya, ano name nung Giovanni sa IG, Charis? Bakit parang di mo pa ka-close yung stepsister mo? First, yung kay Giovanni muna. Hindi ko sasabihin yung IG account ni Giovanni kasi masyadong private si Giovanni. Kaya ayokong sabihin. Kaya, ayun, sorry guys. So, second question, bakit daw parang di ko ka-close yung stepsister ko? Is ano, kasi kambal sila, pero hindi sila magkamuka. Si Lulu, kasi nag-aaral si Lulu, magna-nurse kasi siya, andun siya sa mama niya, nakatera, hindi dito. Tapos si Tata, close na rin kami nila ng kambal, close na kami, pero hindi lang talaga kami palaging magkakasama kasi may mga kanya-kanyang mga activities sa buhay, mga priorities sa buhay, ganyan. Pero close talaga kami, hindi nyo lang nakikita sa mga video kasi hindi naman kailangan yan i-video. So, yeah. Next question, galing na naman sa kanya. How you handle the awkwardness to your stepdad and stepsister? Hindi po ako na-awkward sa stepsisters ko and sa stepdad ko kasi since nasa Philippines pa ako, nakakausap ko na sila through video call. And pagdating dito, parang wala lang. Parang nagkasama na kami ng matagal. Pagdating ko dito, kasi hindi ko rin alam ba't ganun. Walang awkward sa akin pagdating ko dito. Kaya parang hindi ako nahirapan
na mag-ano sa kanila. Ganun. Next question na naman, galing sa kanya. Anong grade mo na? Dami ko tanong. Okay lang yan. Okay lang yan. Di problema yan. Segunda. Segunda ako dito, pero di ko alam kung ano sa Pinas. Basta segunda ako dito, segunda. Kasi yung grade nila is pababa. Tapos, di ba yun sa atin sa Pilipinas, pataas. Dito pababa. Sana gets niyo. Next question na naman, galing sa kanya. Sabi niya, buti nakaka-close mo na agad yung mga na-i-encounter mo. Be, paturo paano di maging mahiyain. Ako kasi, oo, hindi ako mahiyain. I mean, mahiyain ako pagdating sa mga magpe-perform ako sa lahat ng tao. Yung parang, kakanta ako sa harap ng maraming tao, ganyan. Kasi hindi ako nasanay eh. Kaya ako mahiyain doon. Pero, pagdating sa mga taong dito, ganyan-ganyan, para sa akin, hindi ako nahihiya. Ay, may hiya, unti, pero hindi rin nagtatagal. Hindi siya nagtatagal. Hindi ko rin alam kung ba't ako hindi mahiyain. Makapal kasi mukha ko eh. Next question, galing kay Denise and Eunice Martin. Yan. Ilang months visa mo dyan sa Paris ba? Nung pumunta ako dito, nag-tourist visa ako. And na-expired na siya nung February pa lang. Pero, nung February ata yun, na-approvehan yung papers na inasikaso namin before para sa long visa, yung para mag-i-stay ako dito for resident, ganyan. Inapprovehan na ng OFI. OFI kasi tawag nila dito eh. Yung sa mga nag-aano ng mga... Basta yun. Alam nyo na yun. Na-approvehan nung andito na ako sa France. Pero nung andito pa ako sa Philippines, sobrang tagal. Halos 1 year namin yun inasikaso. Pero, ang dami pa nilang inaano, tas ang tagal nilang mag-reply, ganyan. Tas hanggang sa naghanap ng paraan si mama para makapunta ako agad dito since hindi pa ako nag-18. Kasi kapag nag-18 ako, maiiba na naman yung mga papers, mahihirapan na naman. Kaya nagplano si mama na i-tourist visa muna ako hanggang sa ma-approvehan ako ng OFI. And ayun, na-approvehan na ako ng OFI. Kinontak na nila yung French Embassy sa Pilipinas. And ayun na, inasikaso na nila yung long visa ko. Yung mag-i-stay na talaga ako dito, ganyan. So, the tourist visa is 2 months. 2 months lang. Ay, 2 months, 3 months. Basta ganyan. Ang dami yung sinasabi, pero ganun pa rin. Same lang din naman. So, next question. Galing kay M_Ijandi. Favorite song and hobbies. Favorite song ko is mga kanta ni Arthur Neri. Always yan. Always ko pinapatugtog yung mga kanta ni Arthur Neri. Fan ako ni Arthur Neri. And mga hobbies ko, syempre gumawa ng mga videos, gumawa ng mga TikTok, mga ganyan. Yan yung hobbies ko. Tapos sumayaw, kumanta. Next question is galing kay _ Reed DXNZZZ. Ganyan. Ate, permanent ka na ba dyan sa France? Opo. Yes po. Permanent na. Pero, uuwi din ako sa Pinas. Vacation lang. Pero, mag-i-stay muna ako dito. May goal ako dito. Mag-ipon ako dito. Tapos, kapag nakapag-ipon ako ng malaki-laki, uuwi na. Depende sa akin kung uuwi ako ng Pinas. Pero, pwede din ako umuwi ng Pinas. Pero, pwede din ako mag-stay dito. Next question is, galing kay Ganda Motif. Ah, sana all! Asa ka mag-18? Magdidibu ako sa Pinas. Next question, galing kay Garcia Shania. Bakit ganito yung tanong mo, be? Ano ba, be? Sabi niya, kayo pa po ba ni? Ask lang po. Yan. Hindi po kami. Hindi po naging kami. And parang fling-fling lang, usap-usap, ganyan. Pero, hindi po naging kami. Yung official talaga na boyfriend, girlfriend, hindi po. Usap-usap lang. Usap-usap lang. Roar. Next question is galing kay idol.james01. Pwede po bang makita namin ang first sus ever mo? Thanks, Ate, love you. Oh my God. Yung first sus ko po, hahanapin ko. Pero parang may copy ako nun eh. Parang sinend ko sa kaibigan ko sa Messenger. Basta nakita ko yun. Basta, parang timang dun. First sus ko is April 20, 2020. Birthday ko yun. Nagsaswar ako.
Next question galing kay Monique_LYC. Hi Monique, I miss you, baby girl. So yun, PH friends or France friends? Sa ngayon po, may mga friend ako dito sa France pero hindi marami. Ano, yung mga kakilala lang, yung mga anak lang ng mga kaibigan ni mama nagiging friend ko. Pero mga taga Pinas din. Tapos yung mga anak sa kaibigan ng stepdad ko, ganyan. Pero sa ngayon, PH friend talaga. Next question is galing kay Anika_CKS. Ang sabi niya is, okay ka lang ba dyan? Di ka ba nahihirapan? Kamusta ka? Okay lang po ako dito and nahihirapan ako sa language lang. Pero sa iba, hindi. Sa language lang ako nahihirapan dito kasi sobrang hirap ng language nila. Halos lahat ata ng words iba dito sa kanila. Ganun. Tapos yung mga grammar, mga ganyan, ibang-iba. Next question is galing kay Marquises.iz. Huh? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano i-pronounce yung mga pangalan nyo. Basta, yun na yun. Sabi niya, hi ate, kaya nyo na ba mag-French? Kunti. Kaya ko na mag-French kunti. Ganon. Pero nakakaintindi na ako. Pero now, still, nag-aaral pa rin ako ng French language. Ganyan. Next question galing kay Gorgeous_27. Sabi niya, face-to-face po ba dyan? Face-to-face po ba klase mo dyan? Yes po, face-to-face po yung klase dito. Next question, galing ulit sa kanya. Sabi niya, kailan po mag-start klase mo? Kung ano bang ibig sabihin mo, start yung school year, ganyan? Kasi kung sa school year, nag-start yung school year nila dito is September until June. Pero kapag about sa mga schedule, sa mga subject, ganyan, depende po. Depende sa schedule. Kasi every student, sa isang student, may mga website kami. Doon namin nakikita lahat ng schedule. Kung absent ba yung teacher namin. Kung may mga assignment ba kami na kailangan gawin. Andun lahat. Makikita mo lahat. Tapos yung mga menu sa ano, mga sa canteen, yung mga kakainin namin sa lunch, ganyan. Andun lahat. Nakatatak sa website na yun. Ay naka lagay sa website na yon. Depende kasi sa schedule. Ganyan. So, next question is galing kay Sane.Lily. What's your plan for the next 10 years? Ilang taon ba ako next 10 years? Ilang taon? Mga nasa 20. Kasi baka kapag sa 10 years na yan, ano na eh. Nag-aaral pa lang ako eh. Kasi magpa-pharmacist ako eh. Pero ngayon, may plano din ako sa ano ko dito. Kapag marunong na ako mag-French, magtatrabaho ako sa pinagtatrabahuan ni Mama para makapag-ipon-ipon din ako ganyan. Kasi dito, pwede na magtrabaho yung 16 pataas na age. Next question is galing kay Ishime Batoy. Si Ishime. Sabi niya, mas madali ba mag-aral dyan or hindi? Parang ano, sa tingin ko ngayon na, madali siya. Sobrang dali niya. Pero parang same lang din naman sa Pinas eh. Basta, parang nadadalian lang ako. Next question is galing kay Nicole Mitra. Do you like someone right now? Complicated, gulo. Magulo. Pero, sabihin na lang nating oo. Ganyan. And next question is galing kay Rina Balungag. Sabi niya, broken farm ka po? Yes po. Pero parang hindi ko naman ito matatawag na broken farm kasi yung mama ko tsaka yung papa ko nag-uusap pa rin sila. Like, parang friend na lang. Mas okay yan sa akin, para sa akin as a only child. Ganyan. Next question galing sa kanya, dyan ka na mag-i-stay sa ibang bansa? Opo, dito na po ako mag-i-stay. For good na po ako dito. Next question ulit, galing sa kanya. Paano kayo nagkakilala ni Jairus? Ang dami nagtatanong yan. Nasagot ko na po yan sa Q&A challenge ko nung una. Tingnan nyo na lang po dun, kasi nasagot ko na yan lahat eh. Yung about kay Jairus, paano kami nagkakilala, ganyan. Panoorin nyo na lang sa mga hindi pa nakapanood. And next question is galing kay Carlin Nicole. Hindi ko makaklaro yung iba eh. Basta sabi niya, start na ng class nyo dyan. Opo, start na po nung September pa. Ako nag-aral ako dito
Nag-start ako dito February. So, late na ako. Next question, hindi ko alam kung question to. Galing kay Sophia Maxine. Sabi niya, favorite clothing store. Wala po. Wala akong favorite na clothing store. Ganyan, wala. Basta, mag-aano lang mga sa Shein, ganyan. Kaso walang Shopee dito eh. Shein lang meron. Next question, galing kay Aliyah Handog. Ano mo po si Tata? Stepsister ko po si Tata. Si Tata po si Alex. Alex, yung nakikita niyo sa vlog ko. Si Lulu, hindi niyo pa siya nakita sa vlog ko. Next question, galing kay Bernard Joaquin. Sabi niya, bakit nga ba di pa rin kayo nakikita ng royalties? Sinong royalties? BRI royalties? Kasi kung BRI royalties, dati pa po ako umalis sa BRI noong November pa ata. Ay, hindi ako umalis sa November. Ah! Hindi ko alam kung kailan ako umalis nun eh. Basta ang tagal na. Umalis na kami. Kami nila Aira, umalis na kami. Next question galing kay Jasmine Jana. Ano ang biggest fear niyo? Nakasagot ko na rin to sa dati kong Q&A. Ang sabi ko doon is yung mawala yung mga mahal ko sa buhay. Ganun pa rin yung same question. Same answer pa rin yung iaano. The next question galing kay Liza Noreen Santa Maria ba ito? Basta ayun. Sabi niya, may chance pa or friends na lang? Ha? Hindi ko magets. Sino ba inaano mo dito? Si ano? Meron pa. Yun yung sagot ko. Meron pa. Next question is galing kay Ian Dump. Ayan. Ano mga bagay na nagagawa mo sa Pinas na di mo na gagawa sa France? Yung mga bagay na magsuot ng crop top. Ito. Sinuot ko lang tong crop top na to ngayon kasi for video. Pero sa ngayon, hindi mo na masusuot kasi spring pa lang. Parang paunti-unti pa lang na nagsasummer. Ganun. Pero hindi ko na nasuot yung mga crop tops, mga ganyan. Pero wala naman. Yung pananamit lang yung hindi ko nagagawa. Next question is galing kay Eunice May Malinis. Sino crush mo, Nyx? Sino nga ba crush ko? Ha? Next question galing kay Alexander Barshar. Saang direction pupunta ang One Direction? Sa dagat. Huh? Kasi diba, yung kanta nila yung... Na-na-na-na-na-na-na. Hindi ko alam yung lyrics na nakalimutan ko. Diba pumunta sila sa dagat? Corny, wala na. Corny na. Next question is, galing kay Fauvi Diego. Anyari sa mom mo at saka dad, break na sila. Nasagot ko na to kanina, opo, break na po sila since I was 8 years old. Yun. Next question, galing kay Kuya John Mark Perez. Sabi niya, France or PH? Both. Kasi sa PH, gusto ko rin sa PH, lalo na yung mga foods, mga ganyan. Pero sa France, gusto ko yung dito kasi basta ang dami ko nagugustuhan dito sa France, lalo na yung sa mga pilihin, yung mga ganyan. Nagugustuhan ko na rin yung France dito. Pero both. Gusto ko yung both. And next question, galing kay Patricia Carla Tayag. May mga friends ka na ba dyan sa France, ate? Meron na po, pero hindi pa po marami. And next question, galing kay Julian Baira. Ilan taon na po si mama mo? 38 na ata si mama? Ay, hindi. Magti-38 pa siya sa July 20. So, next question, galing na naman sa kanya. Nakakausap mo pa din po ba si ano? Si ano? Sino si ano? Ha? Sino si ano? Charot. Hindi na po kami nag-uusap 2 weeks na. So, ayun. Update lang. Next question. Nasagot ko na to eh. Galing kay Crystal Jill Bayang. Saan ka mag 18 birthday? Sa Pinas. Next question is galing kay Kirsten Bosch. Hindi ko alam kung anong kasunod. Favorite person? Parents ko? Friends ko? And si Crush. Si Crush lang de. Mag-gailan lang de. Ma. Next question is galing kay Iya. Do you like someone who lives in France? No. Wala. And next question, galing kay J. Carl for Cadilla. Kinsa imo uya bro? Wala ko'y uya, ano ba? Wala akong jowa. Next question, galing kay Anjanit Celso. Ano feeling dyan sa ibang bansa?
Hindi ko siya ma-explain. Ang hirap i-explain. Kasi parang wala lang naman sa akin eh. Minsan, nakakamiss yung Pinas, ganyan. Pero anong feeling? Ano ba feeling ni Kung? Huh? Ano ba feeling? Basta, mahirap. Mahirap sa akin. For me lang. For me kasi dahil sa language nila dito. Next question is galing kay Arian May Sarte. Hindi ko na alam kung ano susunod. And are your parents separated na po ba? Yes po. And galing na naman kay Anjanette Celso. Ilan po draft mo sa TikTok? Nasa mga 100 plus ganyan yung draft ko sa TikTok. Next question galing kay John Carl Perselda. Wait ka ulit po, uwi Surigao. Pag uwi ko Pinas, uwi ako Surigao. Next question galing kay Camilla Faye. Tagasan ka? Minsan taga Tagig, minsan taga Jensen, minsan taga Surigao, minsan taga dito sa France. Kahit saan. Pero pinanganak ako sa Surigao del Norte. Next question is galing kay Isha Sai. How did your parents broke up or separated? Magsasabi lang ako ng konting ano. Pero gagawa ako ng video na tatanungin ko si mama paano sila nag-break din ganyan. Pero sa ngayon mag sasagot ako ng kahit konti lang. Bakit sila naghiwalay is dahil sa hindi pagkakaintindihan. May mga yung isa kasi nagbitaw ng salita na ganoon ganyan na nakakasakit sa isa. Ayun, gets nyo ba? Nagbitaw ng salita yung isa doon sa isa na ang na-feel ng isa is nasaktan. Basta ganoon. Next question is galing kay Alicia Arizo. Paano po grading system dyan sa France? Yung grading system ko nila dito is, 'di ba sa Pinas 100% ganyan. Ay 100% average ay 99. Basta ganyan. Dito hanggang 20 lang sila. Next question is galing kay Shania Shane Garcia. Ano pong name ng school mo diyan? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam ano name. Basta ilalagay ko na lang dito yung ano, screenshot. Titingnan ko 'tong sa website. Namin. Next question is galing kay Janelle Arcega. Hi po. Saan ka po nag-aral nung kinder ka? Parang ikaw po kasi yung kaklase ko noon. Nag-aral po ako sa Clover Surigao del Norte and sa St. Peter. Sa St. Peter po nag-kinder. And next question is galing kay Kaigan Rain. What was the biggest challenge na finis mo sa buong buhay mo? Biggest challenge ko is yung mga problema talaga sa pamilya. Yung problema between sa parents ko. Kasi parang ako yung naiipit sa kanilang dalawa. Alam na rin naman nila na naiipit ako sa sitwasyon. Kasi only child ako, diba? Tapos kapag nag-aaway sila, ganyan. Ako na lang umiintindi. Tapos basta, yun. Pero yung mga halos din naman ako nahihirapan. Yung sa, sa pamilya lang talaga ako nahihirapan. Next question. Itong dalawang question na to, ito yung laging tinatanong ng lahat. Galing sa mga taong, itong mga taong ito, hindi ko na ma-mention yung mga pangalan kasi sobrang dami nyo. Sabi nila, bakit nga ba daw nasa ibang bansa ako? Ba't ako napunta sa ibang bansa? Bakit nandiyan na ako sa ibang bansa? Ba't nandito na ako sa France? Ba't ganyan-ganyan? Ang masasabi ko lang po is dahil kay mama. Kasi nung time, nung 2020 ata, nagkita kami. And yun din yung time na nagkabati kami. Yung relasyon namin is umokay. Ganyan. Basta malalaman nyo lang lahat kasi magbibideo kami ni mama about sa story namin. Ganyan. Ayun, ba't ako nasa ibang bansa? Is inano ako ni mama. Sabi niya, kukuha siya ng nationality dito sa France. And tinanong daw siya na kung may anak ba siya sa Pinas. And sabi niya, yes. And sabi niya, kapag kukuha si mama ng nationality, madadamay ako. Like, parang magiging ano na din ako dito sa France. Kaya, inano yun sinabi yun sa akin ni mama. Kaya, ayun, pumayag ako. And, ayun, napunta na ako dito sa France. Ganun lang yun.
nag-asikaso ng mga papers ko, ganyan, for resident. Tapos, ayun na. Kasi si mama, may asawa siyang taga dito. Kaya, ayun. And, yung next question naman is, kailan ako uwi ng Pinas? Yan. Kailan daw ako uwi ng Pinas? Hindi ko pa sure, pero napag-uusapan namin next year, kasi debut ko next year, di ba? Next year, uuwi kami ng Pinas kasama si mama. Babalik din kami dito sa France. So, yun na po lahat ng questions, guys. And I hope na may naintindihan kayo sa mga sagot ko and may natutunan kayo or may nalalaman kayo, ganyan. About sa akin. May nalaman kayo about sa akin. Ganun. And thank you sa mga nagtanong kasi, ayun nga. Kasi, hindi dahil sa inyo, wala akong makontent ngayon. Charot. So, yun, guys. See you on my next videos. And thank you for watching. I hope na nag-enjoy kayo ganun. And please subscribe to my YouTube channel and tap the bell para ma-notify kayo if ever na may ipopost akong mga new videos. So, yun, guys. Take care always. And kita-kits sa susunod kong videos. Mwah!